Hello guys, good afternoon. And today, so lahat po ng mundo ay nagse-celebrate ng Father's Day. So, yung Father's Day ay very special ngayon na sineselebrate po natin. Ang pagiging ama po ay hindi po yun madali. Siguro, yung iba, iniisip nila na madali lang. Pero ang totoo, ang pagiging ama, tatlong letra lang yan, AMA, so ama. Tatlong letra lang yan, madaling banggitin, madaling isulat, pero nakaakibat yan ng mga malalaking responsibilidad. At una na nga po doon ay A, so ibig sabihin is aakayin. So ibig sabihin po ay pag-ama po tayo, kailangan responsibilidad po natin na aakayin ang ating mga anak, na magiging mabuti po silang mamamayan, mabuting tao. So, andoon po yun po ang responsibilidad ng isang ama. M naman ay yung responsibilidad po ninyo sa anak nyo ay mahalin nyo ang inyong anak. At saka yung A ay kailangang alagaan. So, kung mahal mo ang anak mo, kung andaan ka para akayin sila, so siguro deserve mo ngayong Father's Day na i-greet ka ng Happy Father's Day ng iyong mga anak o nung sino mang mga tao na kapaligid sa'yo, kasi tunay nga nakahanga-hanga ang pagiging ama mo. Pero yun nga lang, malungkot kong isipin na hindi po lahat ng nagiging ama ay alam nila kung ano ang responsibilidad nila bilang ama. Kasi totoo po eh, meron po talagang magaling lang gumawa pero hindi po nila pinapaninindigan kung ano man ang kanilang responsibilidad sa kanilang mga anak. Pero sa akin po ay so blessed ako na mayroon po akong ama na kahit anumang pong hirap ng buhay namin ay talaga pong pinaninindigan po niya kami. Naalala ko pa nga po noong bata pa kami na gusto niya sanang magtrabaho upang umangat-angat naman yung buhay namin kasi sobra talagang hirap. Pero talaga pong si Papa ay talagang namimiss niya kami kasi sobra pong pagmamahal niya sa amin. Kaya tinitiis na lang niya yung trabaho sa bukid kaysa mapalayo sa amin. Pero tsaka isa din si Papa noong time na, alam mo na, maaga akong nag-asawa, pero si Papa yung unang tao na sumuporta sa desisyon ko na mag-asawa kasi sabi naman niya na yung iba nga daw ay hindi nga daw pinanagutan, pero sa akin po ay meron nga naman na humarap at gusto mong pakasalan ako. Pero yun nga lang, saka malas-malas din, iniwanan din naman ako. Pero sige lang, okay lang yun. Tsaka yun nga, si Papa nga din, noong time na nagkagulo-gulo yung buhay ko, na noong time na nag-asawa ko, na biglang naghiwalay kami ng asawa ko, meron kaming problema, si Papa din yung unang tao na sumuporta sa akin. At tsaka kahit alam ko po na nasasaktan siya, kahit alam ko na may galit siya, kung ano man ang nangyari sa buhay ko, pero hindi yung pinapakita ni Papa. Talaga ang pinakita niya ay sinuportahan niya ako. At saka yung time nga, may isang time din yun na nagka-tipon-tipon kami magkakapatid, naglulokohan, niloloko nila ako tungkol sa ex ko. Yung nagulat na lang ako na si Papa ko ay napaiyak kasi yun nga ay naalala niya na dati daw, hindi niya halos matanggap ang nangyari sa akin na mahal daw niya kami, tapos biglang sasaktan lang daw kami ng ibang tao. So sobrang naiiyak na ako guys, pero ito lang gusto ko lang sabihin at gusto ko lang iparating kung gaano ako ka-proud na mayroon po akong ama na kahit po hindi naman po siya perfectong ama, pero ginawa po niya ang lahat na, at saka talagang tinuruan niya kami kung paano magmahal. Yun po ang ikinaka-proud ko sa Papa at Mama ko. At saka hanggang ngayon po ay kahit ano man yung mga nagawa namin, mga magkapatid, na minsan may mga desisyon na
hindi tamang desisyon, pero lagi lang pong nandyan sila mama at papa na nakasuporta sa amin. Kaya kay papa at saka sa mga lolo at sa mga lolo ko, gusto ko lang po silang batiin talaga ngayon ng Happy Father's Day. Naikwento ko na lang din po kung ano yung, kumbaga, yung na-experience ko sa papa ko, kung ano ang naaalala ko sa papa ko, at sana, at sure naman ako na pati kayo nakaka-relate doon sa mga sinabi ko. Alam ko yung mga papa natin, hindi naman talaga sila perfecto. Minsan may mga nagagawa silang mali, pero the sense na talagang andyan lang sila, pinapanindigan nila ang pagiging ama, talagang kahit anong hirap, hinarap nila, ginawa nila para lang ang kanilang mga anak ay may makain, maitaguyod sa pang-araw-araw. So nakaka-proud po talaga yung ganun ng mga papa. Kaya kahit hindi man ako pinalad na magkaroon ng asawa na responsable sa kanyang mga anak, so at sa amin na pamilya niya, pero okay lang yun. Proud naman ako na mayroon akong ama na hanggang ngayon ay nakasuporta sa akin. Sa lahat ng mga pinapangarap ko, andyan na si Papa na sumuporta sa akin. Kaya pa, kung marinig mo man o makita mo yung video na to, gusto ko lang sabihin talaga na sobrang proud ako sa iyo pa. At mahal ka namin ng mga anak mo. We love you pa. Happy Father's Day. Salamat!